Mama mo, tapos yung 10 taong yun, hindi mo kilala. Same mo, yung 10 taong hindi mo kilala, si mama mo na nag-iisa lang. Para sa akin, So what's up mga ka-vloggers, so mga ka-tunatics out there, so welcome back to my YouTube channel. Medyo matagal-tagal na ako hindi nakapag-video ng aking vlog. And today's vlog, we're gonna do mukbang challenge. So ang aming mukbang challenge ay yung kakain kami ng iba't ibang klase ng noodles. So may pancit canton calamansi, mga chili, basta lahat ng noodles na walang sabaw ay kakainin namin. Mukbang po kami ng aking pinsan. And yan siya. Wait lang kasi hindi pa kakita tinatakot. Yan. So yan, kasama ko po siya magmumukbang. And of course, while eating noodles, we have some questions na mga katanungan na aming sasagutin mamaya sa aming mukbang challenge. Wait lang. Di ba nagawa na natin yun? Bakla ka. Yan. So ayan, so kinakabahan ako kasi mukha-mukha magastos to. Kasi lahat ng noodles, iba't ibang kasi ng noodles, kahit noodles ng mga pang-Korean, mga ganyan, Chinese, Japanese, jellyfish, gumfish. Yan, nagmamadali ka naman, patay gutom ah. So ayan, so wait lang. Mamimili muna kami sa Pure Gold ng mga noodles na aming kakainin mamaya. So babush, kita tayo mamaya. Andito na kami sa baba, andito na kami sa jeep, kaya lang hindi ako masyado nagsasalita kasi na-GG ako dito sa baba, sa Merge. Kasi ako dalawa lang kami dito. Hinili talaga namin yung jeep na walang tao. Babalat yung mukha ko. Kunyari nagsasalamin lang ako, pero video na ako. Babalat yung mukha ko. So eto, kinuha ko yung kinuha ko itong tawag dito? Electrical tape. Electrical tape kasi hindi mahawakan ng parang monopad ko yung yung cellphone ko na uhulo. Meron pa. Excited na ulit ako mag-vlog. Wala na tao. Maalog siya. Ganda ng pinsan ko, no? So, valedictorian ngayon, no, gumarad. Ng high school. Tsaka ng elementor. Wow! Nandito tayo dati, di ba? Hindi kami dati nakatilabad. Ah? Alright. Pati nga yung pati yung boyfriend ko nagtaan. Sara! Parang puti na rin. Hindi ko nga yun. Ayan, excited na ako na makita yung Pure Gold. Kinakabahan ako kasi baka mamaya. Ay, mahal yung mga bibili natin yung nails. Mahal ba yun? Hindi yun. Wala akong pera, di pa ako kumikita sa YouTube. Hindi mo na lang kasi ako magawa, kaya naisip ako mag-vlog ng mukbang or noodles challenge. Kaya hindi ako kumain ng lunch kanina kasi para marami ako kumain. Kumain ka? Hindi ako kumain, almusad yun. Ito na, Pure Gold! We're here at Pure Gold. Ayan. So mga papasok pa kayo dito. Sana kahit mga hanggang 300. Thank you.
Hello guys! Ayan, so ngayon nandito na kami sa bahay at umpisa na namin yung pagluto ng aking pinsan. Nagmamadali siya kasi gutom na daw siya. Ayan, so mamaya papakita namin sa inyo yung mga nilut, mga luluto, mga binili namin mga noodles. Okay, bye muna! Ayan, bumili rin kami. Dito po. So, medyo na marami nagugulat kayo ba't ako nagsasabi ng tabi-tabi po kasi yun yung turo sa akin ng lola ko. Kahit saan ka, kahit na ihi ka lang sa CR, kailangan nagpapatabi ka. Wala namang magsasamang maliwala, wala namang mawawala. Ayan, so, luto na natin siya. Possible. Ayan, tapos na kami magluto. Ayan. What's up guys? So, ayan. Tapos na po kami magluto ng aming mga noodles, for mukbang noodles challenge. So, medyo haggard na si Watch Me. Ayan. So, ngayon, kasama ko ang aking pinsan. And of course, ang aking dola. Nanay, dito ka dali. Come. Ayan. So, we're gonna do our vlog today by this challenge, or noodles challenge. So, iba-ibang noodles yan. So, we have, ito binili namin ito sa Matajas and Jerry. Ito, ramen. So, we also have yung pancit canton na Filipino pancit canton. Naglalaway na ako. And of course, we have this ano dito, carbonara. Ayan. So, nakabahan ako kasi it's too many, kaya kailangan ko ng mga kasamahan. Tulad ng aking lola, tsaka yung isa kong pantino, tsaka isa kong paminsan na bumili ng sinapan. Ayan, so let's start our mukbang. So, bumili kami nito dahil wala kaming chopsticks. So, we have to buy this one para meron kaming chopsticks. Ayan, nay, let's eat. Sisinga-singa ka pa dyan. Tinidor ito, tinidor oh. So, you can choose whatever you want. Ah. Oh my gosh! Oh my gosh! So, let's start. So, I want to try this one. Oh my gosh, ba't pinigit? So, ano na siya, malamig na siya. So, let's try this one. Kumakalong dito, parang mga baliw. Bakit ang pineapple, wala akong nakikitang pine. Wala rin ako nakikitang apple.
salita. Sabi dito. Tama po ko dito. Okay, first question. Ito na. Seryoso na to. Would you like... Ah, mali, mali, mali. Would you kill 10 people to save one? So, para sa akin, depende. Depende. So, hindi sabi, would you kill 10 people to save one? So, para sa akin, depende siya. So, for example, I have my... Kanyari, nasa ano kami? Nasa... Hirap? Parang hirap naman. So, for example, 11 sila, tapos ang kailangan ko lang isave ay isa. So, sa 11 na yon nandoon yung ako. Hindi ko nari, yung isang isa-save mo. Nari, si mama mo. Tapos yung 10 taong yon hindi mo kilala. Save mo, yung 10 taong hindi mo kilala, si mama mo na nag-iisa lang. Para sa akin, I will save my mom. I'm not selfish. Isasakripisyo mo yung buhay ng 10 tao. I'm not selfish. Pero parang napaka-selfish ko naman doon. Pero sino ba naman tao na pipiliin patay yung nanay sa, kaysa dun sa 10 tao na hindi mo naman kakilala? To save my mom. Gusto kong i-save yung mama kasi... Ano kung mga nanay din yung nanay ng ibang bata? Iba yung... Oh my God! Kung so, ano... Hindi malamig. Depende siguro kung utos yun ni Lord, I will do it. Pero kung hindi naman, I will save my mom. Diba? Tusang pa ako. Anong kunin ko? Tubig na hindi malamig. Ay, nandiyan sa iyo. Walang tao sa studio. Tubig mo. Okay, next. Question. Next question tayo. Next question tayo. What is freedom? So para sa iyo, what is freedom? So para sa akin yung freedom, it is something that you can express your opinions, diba? Malaya kung ipahayag mo yung sarili mong opinion. Pero, sa lahat ng freedom natin, dapat we must know our limitations. Alam natin yung limitation natin, kung paano natin i-express yung ating kalayaan na ma-express nga yung mga bagay-bagay na gusto natin sabihin. Kasi, oo, sinasabi ng mga tao na marami silang, sinasabi ng maraming tao na, We are here in the democratic country, so we have a freedom to speech. So dapat dun sa mga sinasabi natin, alam natin kung ano yung mga limitation natin. Kung nakakasakit ba tayo ng tao or hindi. 'Di ba? Kasi katulad niyan, for example, ha, since I'm LGBT community, I just wanna tell to everyone, especially sa mga LGBT community na yes, may kalayaan tayong gawin yung mga bagay na gusto natin. Pero minsan kasi, dun sa kalayaan na yun, sumusobra na tayo. Diba? Which is, ang nagiging resulta, sinasabi ng ibang gay na bakit di tayo nirerespeto. So kasi minsan sa sarili natin, tayong mga gay, or lesbian, or kahit mga lalaki, babae, minsan nasa atin yung, ano, yung mali. Diba? Nasa atin yung mali. Na naghahanap tayo ng respeto ng ibang tao, pero mismo sarili natin, hindi natin nirerespeto yung sarili natin. Right? Ikaw, sabi mo. Hello? Next question. Ito naman daw. I like this, ano. Kanina mo nang pwede yung mga tanong eh. Sabi dito, how do you know what is real and what isn't or is not? So para sa akin, malalaman ko yung isang bagay na totoo at hindi kapag ka, ano, kapag ka, maniniwala lang ako sa isang bagay kapag ka na, bagay na, paniniwalaan ko lang siya kapag ka, na-witness ko siya, nakita ko siya. Diba? Wow! Kasi,
Mahirap naman kasi na sinabi lang ng isang tao na ganito, ganyan. Naniniwala ko may utak ka. Of course. Naniniwala ko na may utak ako kasi hindi ako magsasalita. Hindi, based on the ano, syempre, di ba? Alam naman natin na kapag tao ka, may utak ka. Depende na lang kung may laman yan. Kung may laman yung utak mo. So, naniniwala ako na ako, paniniwala ko yung isang bahay kapag na-witness ko. Kapag nakita ko siya. Hindi kasi ako basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Yan, uy, nakit mo ba sa ganito ganyan? Mga ganyan, ganyan. Ano, parang hirap ng paniwalaan yung mga ganung bagay kasi parang may mga tao kasi na naninira lang without evidence. Yeah. Okay, next question is... Ito, ang ganda nito. Do humans have a soul? Do animals have a soul? O ano? Wala na pagtansin. Para sa akin, meron. Especially, ba tayo? Mga Katoliko kasi kami. Kami mga Katolik. Di ba meron tayo? Sinasabi na... Tawag doon? Spirit. Kaluluwa. So, di ba sa kanya, Ama ng Anak ng Espiritu Santo. So, yung kasi... Tatlong persona pero isang Diyos. Anyway, never mind that question. Wala ko masyadong... How and when did everything begin? Hindi kay Kobe Bryant. Hindi pala kay Kobe Bryant. Malasakit pala sa ano mo, Taal. Oo, yung sa Taal. Ay, nawala siya. Asa na yun, Taal? Ay, ito ko pinagunta. Ito lang ba? Baba mo. Ay! Ayan. Ito. Hello? Ayoko sagutin ang mga ganyan. Meron dito question. If God is good, why is there so much evil in the world? So siguro ano, para sa akin, alam naman natin na God is good, di ba? God is good all the time. Nasa atin kasing mga tao lang yan kung paano natin ang gagamitin yung buhay na ipinagkaloob sa atin. Minsan kasi, binigyan na tayo ng buhay pero inaabuso pa rin natin. We do basta gumagawa tayo ng mga kasalanan against sa kautusan ng Diyos. Kahit iba-ibang relihiyon yan. So, alam naman natin na God is good, even Allah is good. Pero, huwag natin sisihin si Lord, or even si Allah, or kahit sinong Diyos natin, kung bakit tayo nagiging even, kung bakit tayo nagiging makasala. Diba? Kasi, minsan kasi yung nasa paligid natin, napaka-ano yan, napaka-tokso. Diba? For example, nakakita ka ng money. Parang, alam mo na, usually kasi ganyan eh, madali kang natutokso sa mga ganong mga material na bagay na hindi naman dapat pwedeng gawin. So, ayun, wag nating sisisihin si Lord kung bakit maraming makasalanan na tao, kung bakit maraming evil na tao na dito sa mundo. Tayo kaya-create tayo ni Lord kasi we have purpose and we have mission in this world. So, tayo mga tao daw, we must know what is good and what is right. Ay, what is good and what is right. What is right and what is wrong. Yung mga kalabas mo. What are thoughts and where did they... Ay, may tanong ako. Anong binabayaran sa sinan? Yung paloob o yung palabas? Para sa akin yung ano, paloob. Palabas? Kasi hindi ka lang makakapasok sa sinihan kapag wala kang bayad. Palabas. Ay, palabas ka ko yun. Kaya nga. Palabas. Palabas. Hindi ka ba, kaya nga, hindi ka ba palabas, hindi ka papapasukin kung wala kang binayaran. Hindi ka rin makakanood ang palabas. Pero ano ang binayaran mo sa sinihan? Siyempre yung papanoorin mo, yung palabas. Wow, nagsahalit na. Ay, konti lang.
Ayan. Alak na yung kilo. Next. Nagpahinga ka lang? Oo, nagpahinga. So why are people told to respect the dead? Bakit daw ang mga tao sinasabi respetuhin yung mga patay? Bakit? Kasi para sa akin ano? Para sa akin, kasi yun na lang yung pinakalast na pagkakataon na bigyan natin sila ng respect. Kahit yung nabubuhay pa sila dito sa mundo, kahit nabubuhay pa sila ng masama sila, maraming ginagawang hindi maganda, but at the end of the day, kailangan pa rin natin respetuhin yung mga patay kasi yun na lang yung pinakalast chance nila na bigyan natin sila ng respeto bilang tao. Diba? So lahat naman tayo may deserve respect, but it's up to us if we can also respect ourselves. Right? Next. Okay, ganun pa siya mag-pass. So habang nang ganun siya mag-pass, so let me hear it first. Isur ko kumunis kayo uman eh. So kaya para kayo grabe, ang sarap. Sarap yung ano, yung mga noodles na gawang ibang bansa. I mean, ewan kong gawang ibang bansa. Pero masarap yung mga noodles nila. Kaysa dito sa local noodles na sila, pan sa Canton. Diba? About the noodles. Iba ito, sabi niya. Kayo guys. Sige, ikaw mag-isip mismo. Kayo guys. Yung taong mahal na mahal niyo dati. Taong mahal na mahal niyo dati. Iniwan ka doon. Tapos after 2 years, naka-move on na kayo. Nakahanap na kayo ng panibagong boyfriend. Pero, mahal na mahal niyo pa din siya. Tapos, one day, bumalik siya. Gusto niya maging kayo ulit. Anong gusto niyong gawin? So, comment down below. Anong gagawin ninyo? Ikaw, anong gagawin niyo? Kapag yung boyfriend mo na mahal mo, na ayaw mong iwanan, kahit nakipag-break sa'yo, so after 2 years, nakamukod ka na, nakahanap ka na ng panibago, na boyfriend, anong gagawin niyo? Makikipagbalikan siya ulit sa'yo. Wow. So ako din ganit na yung gagawin ko. Kahit manamal ko pa siya hanggang ngayon, kasi piliin ko pa rin kung sino yung sumalo sa akin nung panahon nasasaktan ako. Nung panahon nagbubuo ko siya. Yes, exactly. Oh. Ano yung dalawa? Na ganun kaya, nangyayari yan. Baka nagkukuluhan lang siya. May gano'n na sa kalabang. Yeah, ako din yung present ko na din lang yung pipiliin ko. Kasi syempre, di ba? Iniwan mo ko, tapos babalikan mo. Ano ako? Ano ako? Pagpag? Iniwan mo? Sa basurahan? Tapos, babalikan ko. Kasi nagugito. Ano yung parang tirang-tirang chicken? Uy, masarap yun ah. Nakadikim na ako. Yung mga tirang-tirang pagkain. Tira-tira ng chicken siya. Tinapon sa basurahan? Diba sa mga fast food? Mga Jollibee, yung mga ano dyan. Mga tira-tira. Iniiwayan nila yung sinaseparate nila. Tapos mga basurero kinukuha yung sinitimda. Nakatikim na ako noon. Ang sarap. Ina-adobo. Kaya nung siyempre, alam naman natin na madumi na yun. Pero pag mahirap ka kasi talaga guys. Kapag mahirap ka talaga. Hindi mo na iisipin kung madumi na yun. Next. Paano kapag ka-ano yun? Kapag ka... Ano bang question? Ano naman easy? Oo, gusto ba talaga yung Viboy? Ang grabe mo na. Umay na ako. Sabi na umay ako yun sa pirat sa buta.
What's up, madlang people? What's up, Dumber Cuts? At what's up, mga kasyanatik? So, ayan, kakatapos lang po namin magmukbang challenge. So, yung aming challenge doon ay kumain kami ng iba't ibang klase ng noodles. So, masarap, nakaka-enjoy kumain. And of course, masaya kasi na kumakain kakasama yung iba mong kamag-anak, yung family mo. So, ayun. And of course, sa mga question kanina, medyo wala akong maisip dahil mas gusto ko nang kumain kanina kaysa sagutin yung mga question na baka hirap. And of course, thank you sa pinsan ko kanina na tumulong sa akin magmukbang challenge. Yon. And hindi namin naubos yung mga noodles na yun, pero sila na akong umubos. And of course, thank you so much sa pag-watch ninyo sa aking video. Sana po hindi nyo po ako pagsawa ang panoorin. Sana po bigyan nyo pa po ako ng mga suggestions. Sana po makapagbigay kayo ng mga suggestions kung ano yung mga pwede kong gawin, nakakaiba. So, para magawa ko siya, para ma-challenge ko yung sarili ko. And of course, ma-motivate ko pa yung sarili ko to speak. Kahit mag-isa lang ako, pag nagbablog ako, gusto ko makapagsalita na nag-isa lang ako doon sa mga daanan, kahit saan man yan, para masanay yung sarili ko. At syempre, thank you so much sa lahat sa inyo. Thanks for watching my videos. Thank you for liking my videos. Thank you sa inyong lahat, sa lahat ng viewers ko. So, nasa 500 plus subscribers na ako. So, hindi na masama yung para sa katulad kong new YouTuber. And of course, don't forget to subscribe, like, and watch my videos. And of course, pwede nyo rin siyang i-share if you want. Ayan, so mag-comment lang kayo palagi para meron akong mga challenge na pwede kong gawin that could help me to grow my subscribers. So hanggang dito na lang muna ulit. Next time tayo ulit, babush!